Kapag hindi naging maganda ang pagtanggap natin sa mga sufferings, hindi kawalan ng Diyos yun. Kawalan natin yun. Ibig sabihin, inalaw niya ito. Pinahintulot niya ito. Alam kong may maganda siyang dahilan para dito at excited ako na malaman at mangyari ito sa buhay ko. Kapag tayo nakaka-encounter ng mga taong may matinding pinagdaraanan, halimbawa, yung mga biktima ngayon ng bagyo, sisira ang kabuhayan, may mga namamatayan. Halimbawa, yung hindi nakapasa sa napaka-importanteng exam, nawalan bigla ng trabaho, nalugi ang negosyo, na-scam ng malaking halaga, niloko ng partner niya, nagkasakit ng malubha, namatay ang taong sa kanya ay mahalaga. Di po ba nagbibigay tayo lagi ng words of encouragement sa kanila? Katulad ng, malalampasan mo rin yan, kaya mo yan, makakabawi ka rin, gagaling ka, huwag kang mag-alala. Siyempre, we also pray for them. At sa prayers natin, siyempre, hinihiling natin, gumaling na sila agad, humupa na ang bagyo agad, umalis na agad, makabawi sila agad, makapag-move on sila agad. Immediately, ASAP, wala naman pong masama sa mga dasal na ito. Kung ako'y malalagay sa alanganin, yun din ang gusto kong sabihin sa akin, words of encouragement, yun din ang gusto kong ipagdasal para sa akin, to end my suffering. Pero kung makikita po ninyo, ang focus ng mga words of encouragement at prayers na yan ay, yun nga, malampasan agad ang suffering. Again, walang masama dyan. Pero sana, makita rin natin sa ibang anggulo that we could be missing important blessings kapag ang focus lang natin is to get immediately rid of suffering rather than to grow through them. You see, God is sovereign. Bagamat hindi sa Kanya galing ang ating mga sufferings, ito'y epekto ng general sinfulness of man, still, He has power over our sufferings. Kaya niya talagang huwag pahintulutan kung gugustuhin niya. At kaya niya talagang huwag patagalin ang suffering kung gugustuhin niya. Therefore, if He allows it, at kung patagalin pa niya, siguradong meron siyang dahilan. Kasi hindi naman siya sadista. At dahil mabuti ang Diyos, it's very safe to say, mabuti rin ang kanyang dahilan. Kung bakit inalaw niya yan, at kung bakit parang pinatatagal pa niya yan. And we should not miss that. Yung kanyang magandang balakin, yung kanyang magandang dahilan kung bakit inalaw niya na ang problema ay ating maranasan. Sapagkat malaking kawalan sa atin yan, masasayang lang ang ating problemang nararanasan. Tandaan natin, hindi mag-a-adjust ang Diyos sa atin. Halimbawa, ayaw nating tanggapin yung suffering. Nang sabihin ba ng ating Panginoong Hesus sa Diyos Ama, doon sa hardin ng Getsemani, Ama, kung maaari po sana, huwag na akong maghirap ng ganire. Sinabi ba ng Diyos Ama, sige, change plans na tayo. Hindi ka na mamamatay sa Kalbaryo. Hindi. At nang sumigaw ba si Hesus sa krus ng Kalbaryo, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Nataranta ba ang Diyos Ama? At sinabi sa mga anghel niyang nakaabang lang, dali, iligtas niyo siya. Hindi. Sapagkat alam ng Diyos, in His divine plan, ang suffering and death of Jesus ay mayroong napakagandang kahihinatnan. Napakabanal ng Jesus. Tayo pa ba? Tayo pa ba ang pag-adjustan ng Diyos? Na kapag nakaranas tayo ng problema, mag-iinit ang ulo natin, mag-uhurmentado tayo, magtatampo tayo sa Kanya, gagawa tayo ng masama, magmumura tayo, iinit lagi ang ating ulo, do we expect God to say, sorry, teka lang. Sige, alisin ko rin sakit mo. Sorry, sige, hindi na malulugi yung negosyo mo. Sorry, hindi na magluloko yung asawa mo. Again, ang mga sufferings na ito ay hindi galing sa Diyos. But He allows it. So, when He allows it, He has definite plan for it. At hindi niya babaliin yung planong yon. Hindi niya adjust yung planong yon. Dahil ayaw lang natin yung suffering na yon. Kapag hindi naging maganda ang pagtanggap natin sa mga sufferings, hindi kawalan ng Diyos yun. Kawalan natin yun. Naikwento ko sa ibang misa ko last Sunday. Sa ibang misa hindi. So, pwede kong ikwento ulit ngayon. Ay, yung preparation ko last Sunday ng homilya ko, medyo hindi talaga ako satisfied. And based on my experience, kapag
hindi maganda yung homily ko sa unang misa, gumaganda naman sa third mass, sa fourth mass, sa fifth mass, sa sixth mass. Katulad kanina, kung napanood po ninyo yung misa ko kanina para sa araw na ito, hindi ito ang homily ko. So ngayon na-improve na. Kaya ang tip ko, kung manonood kayo, yung pangalawang misa, pangatlong misa, pang-apat na misa, hindi yung una. Kasi pag muna, parang nagpa-practice-practice pa. Pero yung homily ko last Sunday, mula una hanggang huli-walay. Ay, sabi ko, ba't nagkaganon? Anyari? At masakit yun para sa akin kasi I really prayed for it, prepared for it, sacrificed for it, fasted for it. Nandun yung temptation na questioning ko si Lord, ano ba naman? Sabi mo, humingi ako, bibigyan mo ko, kumantok, pagbubuksan mo ko, katok na ako ng katok eh. Napudpud na yung tuhod ko, kaluluhod eh. Bakit hindi mo pinaganda yung homily ko? Pero kahit masakit at kahit malungkot, I accepted it. Kasi alam ko, meron siyang rason. Biruin mo, hindi niya pinaganda yung sermon ko linggong-linggo, daming-daming tao. Sabi ko, may dahilan siya. At yun ay naisip kong talaga at sa akin ay makatutulong talaga. Sinasabi po natin ito sa pagninilay natin kasi yun ang isa sa mga pinupunto ng ating first reading. Ang ating first reading ay letter of Paul to the Ephesians who were then experiencing problems, troubles, sufferings. Ito yung ginagawa ni Paul kapag hindi niya papuntahan yung mga early Christian communities. And by the way, hindi lang yung mga Ephesians ang sinulatan. Marami din. Marami rin mga troubles and sufferings ang other Christian communities. At kung pagninilayan niyo po yung mga letters na yon to early Christian communities who were then experiencing troubles and sufferings, you will realize na ang pinakapunto at focus ng panalangin ni San Pablo ay hindi yung makalampas agad sila, malutas agad nila, makarawos agad sila sa pagsihirap, problem. No! Ang pinaka-focus ay yung umulad sila, may matutunan sila, lumago sila, maging mas mabuting tao pa sila individually and as a community sa kabila, in the midst ng suffering at paghihirap nila. Para saan? Sabi ni St. Paul, maganda yung English version, so that you may comprehend, we may comprehend the breadth, the length, the height, the depth of God's love for us. Na para bang God's love on all angles, on all sides. Kasi diba, ang alam lang nating angles and sides of God's love for us when everything is fine. Kapag maganda ang lahat, okay ang pamilya, malusog ka, pumapasa ka lagi sa exam, maganda lagi ang iyong humilya. Yun yung alam lang natin at tanggap lang nating angles, sides of God's love for us. Kaya't kung ma-accept din natin, ma-appreciate din natin yung angles and sides of God's love for us in the midst of our sufferings, doon natin mas makikilala, mas maranasan ang pag-ibig ng Diyos in its fullness. Kaya pansinin po ninyo, kapag mayroon tayong matinding problema, ang lakas ng tukso, ng balls ng demonyo, magtampo ka sa Diyos! Kinukontra niya yung faith natin. Kasi alam na niya na walang ibang pinaka-avenue na matetest nating totoong mapagmahal ang Diyos, totoong makapangyarihan ang Diyos, totoong mabuti ang Diyos kapag nakaranas na tayo ng problema. Doon natin mararamdaman na ang pagkamahal, kapangyarihan at kabutihan ng Diyos ay totoo talaga. At kapag naranasan natin yun, magiging iba yon sa naririnig lang natin sa humilya, sa nababasa lang natin, napagpagnilayan lang natin sa Biblia, sa naririnig lang natin karanasan ng iba, magiging iba yon kasi karanasan na natin yun. Hindi na maaalis sa atin yun. At mahirapan ang tuksuhin tayo ng Diablo on that aspect, on suffering, pagdating ng panahon. Meron tayong words minsan, lalong-lalo na yung mga may matinding pinagdaraanan, ang sinasabi natin sa kanila o sinasabi nila tungkol sa sarili nila, pag nalampasan ko ang problemang ito, wala na akong hindi kakayaning problema. Totoo yun, pero totoo lang yun kung sa problema mo ay naranasan mo ang pagmamahal ng Diyos sa'yo. Wala ka ng hindi kakayaning problema pag yun ay naranasan. At yun ay naranasan ni St. Paul. Kaya ngayon ang sinasabi niya sa atin ngayon,
naranasan niya ang persecution, naranasan niyang mag-persecute yung konsensya nung ginawa niya, naranasan niyang ikulong, naranasan niyang masiraan ng bangka, naranasan niyang magkaroon ng thorn in the flesh. Pero sabi nga niya, doon sa paghihirap niya, doon niya naranasan na makapangyarihan, mapagmahal, mabuti ang Diyos talaga. No wonder, isinulat niya itong letter niya to the Ephesians habang nakakulong siya. At sasabihin nga niya sa Ephesians 4 verse 1, I am a prisoner for the Lord. Na para bang okay lang sa kanya, cool, I am a prisoner for the Lord. Hindi niya sinabing bilanggo ako ng mga Romano. Hindi niya sinabing bilanggo ako ng mga Hudyo. Hindi niya sinabing bilanggo ako ng mga pagano. Hindi. Hindi niya sinabing bilanggo siya ng kahit ano o kahit sino. Kahit pamadilim sa bilangguan, mabaho sa bilangguan. Wala siyang ganong makain sa bilangguan. Kahit hinahagupit siya paminsan-minsan. Sabi niya, I am a prisoner for the Lord. Ibig sabihin, inalaw niya ito. Pinahintulot niya ito. Alam kong may maganda siyang dahilan para dito at excited ako na malaman at mangyari ito sa buhay ko. Sana, wag lang tayong magdasal na mawalan tayo ng problema. Makaiwas tayo sa problema. Wag lang tayong magdasal na kapag may problema tayo, malampasan natin agad. Hindi natin kailangan diktahan ng Diyos. Alam niya ang gagawin niya. Perfect lagi ang timing niya. Manapa ang lagi nating maging dasal. Pagdasal natin, mawalan tayo ng problema, huwag tayong magka-problema, masolusyonan ang problema. Pero ang higit sa lahat ng mga dasal na ito, ang palutangin natin, Lord, anong gusto mong maranasan ko? Anong gusto mong baguhin sa pagkatao ko? Anong gusto mong ma-realize ko? Anong gusto mong maging epekto ng paghihirap kong ito sa pamilya ko? Ano? Sa bayang pinaglilingkuran ko? Ano? Sige Lord, tulungan mo ko na maisip ito at mangyari ito sa buhay ko. Mapapangiti mo ang Diyos. Kasi hindi naman niya gagamitin ang suffering na maghirap ka kung wala siyang magandang balakin talaga. In that way, nakikikooperate ka sa mas magandang layunin niya at hindi sa basta gusto mo lang na ibigay niya. Not my will, Lord, but your will, your way, your thoughts be done. Sa Ebanghelyo, ay parang sinasabi ng Panginoon sa atin na hindi lahat ng pagkakawatak-watak ay masama. Kung ito'y pagkakawatak-watak dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, okay yun. Hindi masama yun. Hindi pangit yun. Sana, maging ganito rin ang attitude natin kahit sa problema. Na kahit sa una, pangit tingnan, negatibong tingnan, huwag nating isipin hanggang doon lang. I-offer natin sa Diyos. Lord, I'm offering you my suffering. Sige Lord, gawin mo ang gusto mong gawin sa akin. Na-assure you, yun ang pinakamagandang panalangin na didinggin ng Panginoon natin. Amen.